So, what is up mga kaibigan? Good day! Mga repa peeps, mga parikoy, mga angler natin dyan, magandang araw sa inyong lahat dyan. So, right now, mga kaibigan, sa umagang ito, sa araw na ito, mga kaibigan, ay maglininis po tayo ng isa sa pinaka-importanting bagay or isa sa pinaka-importanting equipment sa pag-fishing po natin. Ito po ay ang reel. So, right now mga kaibigan, ay ang reel na lilinisin natin ay isang mumurahing reel lang po, no? Isang Jarvis Walker Focus 2000 series. And I hope mga kaibigan ay matulungan ko kayo sa paraan kung paano linisin ang mga reel natin. So, tara. Okay. So, before we start mga kaibigan ay kailangan po natin ng isang basahan. Isang basahan. Okay? So, kailangan po natin 'yan. Kasi dyan po natin ilalagay yung mga piyesa o yung mga maliliit na mga screws pang hindi po mawala o ano. Okay, so tara. So first thing you need to do mga kaibigan ay tatanggalin po natin itong lever ng ating drag. So just ikutin lang po ninyo ng counterclockwise mga kaibigan. Counterclockwise lang po hanggang sa ito ay matanggal. Okay, so lagay po natin dyan. Next thing is tatanggalin natin itong drag, itong ating spool mga kaibigan. So yung spool, so makikita nyo medyo madumi na sa loob. So lilinisin po natin yan maya maya mga kaibigan. Okay, so and then after that, so must be careful with this one mga repa peeps, no, mga parekoy. So tatanggalin po natin itong dalawang importanteng bagay. So ito po yung nagpapaikot ng ating spool, no, mga kaibigan. So para hindi po siya tumama dito sa screw sa ilalim. Okay, so after that, so kung nakikita nyo mga kaibigan, mayroon po siyang screw nakalagay, tapos meron pong nut po dito. So the first thing you need to do mga kaibigan ay tatanggalin nyo na itong screw dahil hindi po ito maiikot, yung kulay gold na ito, nut ay hindi po maiikot kapag hindi tatanggalin itong screw. So tatanggalin muna natin itong screw mga kaibigan. Okay, so ang gagamitin lang po natin ay isang Phillips screwdriver mga kaibigan. So tara, ikutin po natin, tatanggalin natin itong screw na nakalagay dito. Okay, tara, tanggal na. So and after nyong matanggal yan mga kaibigan ay tatanggalin na po natin ito. So gagamitan po natin ng number 10 na key. Okay, so ang kaibahan lang po dito mga kaibigan ay imbis na counterclockwise ang ating pagbubukas, eh gagawin natin yung clockwise mga kaibigan. Clockwise ang pagbubukas ng nut na ito. Okay, so sana po natin yan. So ito, buksan na po natin. So yun po, tanggal na po itong part na ito ng ating reel. So ito po ang laman ng ating reel. So kung makikita nyo mga kaibigan, medyo madumi na po sa ilalim kasi more than 1 week na po itong hindi nagagamit itong reel na ito. Okay, so check po natin, functionable naman po siya, okay po siya. Kaso nga lang, medyo marami-rami na yung dumi. Tsaka na namumuo na yung dito rust, no, mga kaibigan. So tara, linisin na natin. We'll be right back.
Ingat po kayo na baka may mga matanggal na maliliit na parts. So be careful lang po mga kaibigan. Okay, so pagkatapos mo nating linisin, so if wala na po tayong concern sa dumi or sa rust, so mga kaibigan, ating reel ay lalagyan na po natin siya ng grease or oil. Kaso nga lang mga kaibigan, so pag wala po kayong yung mga Shimano oil or yung mga oil na para sa reel ay so ito po yung alternatibo na ginagamit ko. So ito po yung Singer All Purpose Oil. So lalagyan lang po natin dito. So lalagyan ko po. So sa akin, nilalagyan ko sa lahat ng parte para mag-function po siya ng maayos po ano. So okay, so spread lang po natin dyan ng ating oil mga kaibigan. Okay. So, pag satisfied na po kayo. Okay? So, yan po. Lagyan na po natin ng oil. The next thing we need to do, mga kaibigan, ay titingnan po natin itong ating itong liver natin. Itong liver na itong iputin po natin. So, po mga kaibigan, ano? So, napapansin nyo, ito po ay prone din po sa, especially pagkatapos natin gamitin is tumitigas yung tubig alat dito. So, namumuo yung asin. So, tara mga kaibigan, lilinisin muna natin. Okay, so tapos na po nating linisin itong ating nab mga kaibigan. Okay, so tapos na po nating linisin itong nab natin. So the next thing we need to do mga kaibigan ay we'll check po natin itong loob niya sa mismong mekanismo upang umikot itong ating reel. So tatanggalin po tayo itong tatlong screws na ito. Titingnan natin ang laman kung anong situation or ano ang kondisyon ng nasa ilalim, ang nasa loob ng cover na ito. Okay, so tara. Okay guys, so before we proceed, no,
little bit reminder po mga kaibigan, konting reminder lang po, be careful po tayo sa mga screws katulad po nito na maliliit na hindi po natin napapansin. So before we dismantle this one, so first check po muna natin if meron pa po bang screw na nakalagay or hindi pa natanggal mga kaibigan, so para hindi po natin masira yung cover. Okay, so tatanggalin na po natin itong maliit na screw na ito. Ito po napansin. So, tatanggalin natin yan mga kaibigan. So, after yung matanggalan. So, pwede na po natin tanggalin itong cover. Okay. Okay. So, after yung matanggal yung cover, ito na po yung laman na hindi natin mga kaibigan. So, napaglanda. Okay, so after that, ilinisin na po natin yan gamit yung cotton buds. So, tatanggalin lang po natin itong mga dumi sa paligid. Tsaka yung mga namumuong mga rust, mga kaibigan. Okay, tara. Okay, so kapag satisfied na po kayo sa result ng paglilinis nyo mga kaibigan, kung wala na kayong concern sa aril na nilinis nyo mga kaibigan, ay pwede na po natin siya balik or nilinis or reassemble. Pero para sa akin mga kaibigan ay nilalagyan ko po siya ng oil before po siyang ina-assemble ba pabalik mga kaibigan. So konti lang po yung nilalagay ko na oil. Okay, so pag-ibigan na natin. Okay, so pagkatapos na po natin lagyan ng oil ang ating reel is pwede na po natin siyang i-assemble. Okay.
So tapos na po nating linisin ng ating field, mga kaibigan. So I hope may natutunan po kayo, may naitulong po ako sa inyo sa paraan ng paglilinis ng ating mga reel, mga kaibigan. So salamat po sa panunood. Thank you. At hanggang sa muli, mga kaibigan. Don't forget to like, share, comment. At isa-shoutout ko po kayo sa next video. At don't forget to subscribe, mga kaibigan. So maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.